Ang Filipos Kapitulo 4, 6 hanggang 11 ay isang sipi mula sa Biblia na naglalaman ng ilan sa mga turo ni Apostol Pablo tungkol sa paghahanap ng kapayapaan at kasiyahan sa buhay. Narito ang isang paliwanag ng sipi, verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pagpapasalamat, iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Dito, hinihikayat ni Pablo ang kanyang mga mambabasa na iwasan ang pag-aalala at pagkabalisa sa pamamagitan ng pagbilang sa panalangin at paglalahad ng kanilang mga kahilingan sa Diyos. Iminumungkahi niya na sa paggawa nito ng may pusong nagpapasalamat, makakatagpo sila ng kapayapaan sa lahat ng sitwasyon. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Nangako si Pablo na kapag nananalangin tayo ng may pasasalamat, ang kapayapaan ng Diyos ay magbabantay sa ating mga puso at isipan kay Kristo Jesus, na magbibigay sa atin ng kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa. Verse 9, anumang inyong natutuhan o tinanggap o narinig sa akin, o nakita sa akin, isagawa ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay sisi inyo. Sinabi ni Pablo sa kanyang mga mambabasa na isabuhay ang kanyang mga turo at ipinangako na ang Diyos ng kapayapaan ay say sa kanila. Verse 10, ako ay lubos na nagagalak sa Panginoon na sa wakas ay binago ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Sa katunayan, kayo'y nag-aalala, ngunit wala kayong pagkakataong ipakita ito. Dito, ipinapahayag ni Pablo ang kanyang pasasalamat sa mga taga-Filipos para sa kanilang muling pagmamalasakit sa kanya, kahit na maaaring hindi nila ito maipakita ng mas maaga. Verse 11, hindi ko sinasabi ito dahil ako ay nangangailangan, dahil natutunan kong makontento anuman ang mga pangyayari. Nagtapos si Paul sa pagsasabing hindi siya humihingi ng tulong dahil siya ay nangangailangan, bagkus natuto siyang maging kontento sa lahat ng pagkakataon. Iminumungkahi niya na ang pagiging kontento ay isang natutunang kasanayan na maaaring paunlarin sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos.